Pero ang pinagtatakaan ko na yun talaga eh, bakit hindi pa rin niya mabanggit si Ken? Eh, nasa Amerika naman na siya eh. Kung feeling niya ganito sa Pilipinas, sa Amerika iba, oh, di dapat pwede naman niya mabanggitin si Ken. Pero may wish lang ako. Sana naman sa mga susunod na interview ni Liza sa Verano, iangat naman niya yung Philippine show business na yun na nagbili sa kanya nung ganyang kasikatan na may 18 million siyang subscribers, di ba? Kundi naman sa Philippine show business, eh, hindi naman din niya maka-achieve yung ganyan. At hindi rin siguro siya mapapansin sa Hollywood, di ba? Kung wala siyang ganyang achievement. Kumbaga, wag mo naman kami ilaglag, Liza. At ito ha, ako, as Ogie Diaz, as the former manager of Liza Soberano, huwag na muna natin ukalkalin yung salitang utang na loob. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Si Papa o si Ogie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihihilit sa amin. Ichika mo na! Dali! Ayan na, maaga na tayo nag-shoot. May ilaw pa. May daylight ako. Correct. Kasi meron kaming pasyam today. So meron kaming pamas para sa aking mahal na ina. Yes. Just go, how time flies, no? Grabe. Yes. O, siyam na araw na palang nakararaan, ano? Diba? O, kuya, ngayong days na yan, ha? O. Nakarami na ba? Sir! Hayaan mo na. O, anyway. Eh, baka ka nga kasi na-busy sa pag-interview. Hindi. O, nga, ano? Diba? Interview siya. Isang podcast. Yes. Siyempre, sari-saring opinion ang naglabasan pagkatapos ngang kumalat yung panayam kay Liza sa isang podcast, mga Korean, di ba? Mm-hmm. Kung saan, syempre, nadampo na naman ito ng mga netizen at ng mga marites at sari-sari nga yung opinion, lol. Mm-hmm. Oo, syempre, na-trigger sila doon sa parang sinabi ni Liza na in the Philippines, in the only way to be famous in the Philippines or become a big star, if you're not a singer, if you're an actor, is to be in a love team. Yun yung kanyang statement. So parang walang ibang paraan para sumikat sa Pilipinas kundi ang mapasama sa isang love team. Ganun ba yung karakara dito sa atin? Ay? Bago ako mag-opinion dyan, sinabi pa rin naman ni Liza, yung mga fans daw kasi, parang hindi nila mapayagan na yung love team ay magkakaroon ng significant others. Yung true love nila, hindi pwede makita. Kung meron mang nandiligo sa kanila o meron sa, talaga silang partner, in real life, hindi pwede makita ng mga fans kasi ang nagmumukhang cheater, yung isa sa love team. Pero ang totoo, love team lang naman sila. Kasi nga gusto ng mga fans, yung love team, sila yung in real and real life, sila yung magka-partner. Sa punto na yun, Nay, agree ako. Yung mga fans ay medyo seloso in terms of pag makikita nila na may kasamang iba yung isa sa mga ka-love team na iniidolo nila. Pero yung the only way to be a big star in the Philippines is to be in a love team. Parang hindi naman yata yung totoo. Ako, ang tagal ko na rito, 37 years na ako in the business. Usually, ganun daw eh. Pag tama naman si Liza doon, kasi experience niya yun. Kasi nandun siya, naka-immerse siya sa love team. Tama siya doon. Na parang feeling niya, ganun talaga, no? Parang hindi pwedeng makakawala sa love team ang isang couple. Hindi sila pwedeng mag-solo-solo. Hindi naman yun totoo. Pwede kang mag-solo. Parang banda rin yan, di ba? Si Bamboo, humiwalay sa River Maya. Si Rico Blanco, humiwalay din. Si Kian Cipriano, nag-solo rin. O hindi naman nila ikinabagsak yun. At saka ang dami rin mga artista na yun na nagkaroon ng leading man sa pelikula pero not necessarily ka-love team. Katulad nila Tony Gonzaga, nila Maha Salvador, ni Angelica Panganiban, di ba? O doon nung bata sila, nagkaroon sila lang ka-love team pero hindi naman ibig sabihin na yun yung naging dahilan nung naging superstar sila. Mas naging superstar sila nung solo sila di ba na? Oo, kasi pag-click ang love team, pinupush pa yan lalo. Kung baga may na-maximize yung potentials nila sa box office, sa teleserye. Pero pag nararamdaman na ng production na medyo kailangan na nilang maghiwalay, kailangan na nilang mag-solo-solo, pwede naman. Ang unang makakaramdam niyan ay ang mga artista mismo. Yung involved dun sa love team. So, Nay, parang di ba, pwedeng entry level mo
yung love team, pero hindi yun yung only way to be a big star. Ano yan? Ang pagkakaroon ng love team, hindi porque bata ka pa, makipag-love team ka. Mm-hmm. Hindi. Mm-hmm. Pag nakita lang yung matching-matching mm-hmm. ng mga young stars, mm-hmm. doon pala, ay, pwede to ah. Try nga natin to. Kapag hindi talaga nag-click, magsasolo siya. Mm-hmm. Yung ganon, nakakatuwa pag nagkaroon ka ng ka-love team ha. Oo, kasi dito, kinakiligan ka ng mga fans, diba? Oo, nagsimula yan sa Guy and Pete, Vilma and Bobot, Mortis, mm-hmm. diba? Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, swerte ka pag nasa isang love team ka. Totoo. Oo, kasi lagi kayo nabibigyan ng project. Mm-hmm. Lagi kayong pinagsasama. Mm-hmm. At ang ending, nade-develop kayo. Mm-hmm. Eh kuya, speaking of develop. Eh kuya, sa pangyayabuhay, naging sila din naman ah. Bakit hindi niya pinagdik kuya sa interview? Oo. Na nakalabang din siya dun sa love team nila ni Enrique. At ba't parang galit ka sa akin? Hindi kuya, kasi... Kasalanan ko. Sabihin mo ngayon ako, kasalanan ko, hindi akong tawad sa'yo. Oo nga, parang ano? Hindi niya kasi nabanggit kuya. Parang sinalay. Bakit parang sinalay? Alam mo, Brenna, no? Yun nga yung pinagtataka ko din. Ano? Dahil sa mga naging pahayag ni Liza, she never mentioned Enrique's name. Na naging sila, at hanggang ngayon ay sila pa rin. Yes. At yung pangarap niya na mapunta sa Hollywood, eh sinusuportahan ng boyfriend niya, hindi rin niya binabanggit. Mm-hmm. Oo. Siguro ako ha, kung kilala ko yung management ni Liza, baka hindi rin naman para ipabanggit nila kay Liza na si Ken ay boyfriend niya, na si Ken ay kalapit niya, na nadevelop sila, at hanggang ngayon sila pa din. Yun nga yung punto ng Ibaloy. Kung si Maine Mendoza daw, yung nagsasalita nun, maiintindihan nila. Dahil hindi naman sila nagkagustuhan ni Alvin. Na yes, nakinabang sila, pero kay Maine, may kanya-kanya kanyang buhay, huwag kayong makialam. Kung pang love team lang kayo, kung pang itbulaga lang kayo, doon lang kayo. Pero yung personal namin, ihiwalayin nyo doon. Kung gusto niya man yung aldat, diba? Ito kasi kay Liza, diba? Yung parang si Enrique Gil na jowa niya, ipinagtataka ng marami kung bakit hindi niya na-mention sa interview niya. Mm-hmm. At kung bakit masyadong pumupokus si Liza sa love team culture dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, pwede ka naman talagang mag-solo-solo kung feeling mo kahit kailangan mo na. Yun nga na yung isang minsan naisip ko eh. Oh. Yung kinailangan pa ni Liza Soberano na pumunta ng Hollywood para lang maging solo artist. Di ba ikaw yung manager niya dati? Yes. Oh, hindi ba siya nabigyan ng oportunidad na maging solo artist dito? Puro lang ba pang love team yung mga projects niya? Sa pagkakaroon, alam ko, Loy, nagkaroon naman ng alok kami na mag-switching. Ah, switching? Switching. Papareha lang sa iba. Leading man, leading lady lang. Hindi ko nababanggitin kung sino yung leading man. At baka naman maloka na naman yung mga fans. Na ini-alok kay Liza. Gusto mo ba ito na makapareha? Papahinga muna natin yung laughing. Sa pagkakaalam ko, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Liza that time na hindi po ako komportable na iba po ang leading man ko. Ang comfort zone ko po ay si Ken. So, hinahanapan siya ng proyekto na para sa kanila ni Ken. So, ibig sabihin, hindi pa siya handa mag-solo dahil choice niya yon. And when you say solo, pwedeng iba yung kapareha mo. Hindi mo ka-love team. So, hindi pa siya handa that time. Eh, kuya, bakit parang galit na galit siya yung sa ano? Love team culture. Wow, alam niya yung culture. Hindi, kasi nga siya yung naka-immerse doon, Brenna. Siya yung naka-experience noon. Yes. Kaya meron siyang kwento. Mm-hmm. Nakakaya naman kung solo ka today, tapos ang kinukwento mo, love team culture. Mm-hmm. Eh, hindi ka naman galing doon. So, maiintindihan mo doon si Liza. Mm-hmm. Pero ang pinagtatakaan ko na yun talaga, bakit hindi pa rin niya mabanggit si Ken? Eh, nasa Amerika naman na siya eh. Kung feeling niya ganito sa Pilipinas, sa Amerika iba, di dapat pwede naman niya mabanggitin si Ken, di ba? Dahil kung feeling niya mas open-minded ang Hollywood in terms of merong karelasyon yung mga stars na iniidolo nila. Di ba? Ako bilang manager, nakikita ko siya as career move. Na hindi naman masama yun. At the end of the day, kung nag-usap si Liza at si Enrique na, hindi ko babanggitin pangalan mo ever, ha? Mm-hmm. Pero, atin na lang yung personal natin. Huwag na natin ipamitya. Pag okay kay Ken, wala naman din tayong problema doon. Kasi unang-una,
ang dami natin pinagtatakan bakit yun ang sinabi ni Liza, bakit nabanggit pa yun ni Liza, hindi tayo si Liza. Ang nakakalungkot lang kasi na, parang napuput into bad light dun sa mga foreigners ang Philippine show business. Dahil dun sa mga statements yan na ganun, kita mo diba sabi ng mga nag-interview sa kanya, ay ang toxic no? Diba? Ang toxic pala nung ganun sa Pilipinas na kailangan may collab team ka tapos yung collab team mo dapat makatuloy mo, hindi ka pwede makapunta sa iba. Ang toxic, diba? Yun yung nag-i-. Kaya parang sabi ko, nakakasad naman na ganun na nagiging tingin nung mga foreigners dito sa show business natin sa Pilipinas. Dahil dun sa mga statements na binibitawan nila sa Soberano. Eh, kanya-kanya opinion. At the end of the day, kung panininigan nila sa Soberano na tama yung sinabi niya, at yun ang naramdaman ko, yun ang na-experience ko, hindi natin para questionin yun. Kumbaga, maglahat ka rin ng sarili mong opinion. Si Liza, ganun din. At the end of the day, respetuhan na lang ng opinion. Na, kaya lang nga, syempre, subject to bashing yan. Pwede tayo mabash, pwede rin mabash si Liza sa kanyang sinabi. Ang ending to, wala pa rin katapusan. Kaya dapat panindigan na lang kung anong sinabi. Pero syempre, nagmamarka yan sa utak ng marami. Diba? Kung sa atin, mali yung tingin ni Liza, hanggang nabubuhay tayo, hindi mabubura yung, kasi yun ang tingin ni Liza. Pwedeng magkamali si Liza, tapos yung mga tao naman, ayan. Diba? Sabi mo kasi, ganyan, diba? Ayan, tuloy nangyari sa'yo. Tapos, pwedeng tama rin pala siya. Ayan ang nangyari kay Liza. Bumongga siya nung nag-solo siya. Eh, lalo na Loy, diba? Parang feeling niya tama lahat yung direksyon niya. Lalo na't nandito siya sa Meet This Year's Brightest New Stars. Saan nga ba to? Sa Town and Country Magazine. Ayan. O, isa siya sa kasama rito. Sabi nga ng magazine tungkol kay Liza Nye. Nasa sulat. Bansa. Although Liza Soberano is set to make her Hollywood debut in the upcoming black comedy Liza Frankenstein, she isn't exactly a rookie. In the Philippines, to which she moved from California when she was 10, the 25-year-old is a veteran model and actress with nearly 18 million Instagram followers to prove it. But success hasn't made her afraid of starting over. Sabi ni Liza, I began my career here as a nobody, she says. Which means I'm discovering things about myself that I never knew. Yan. Yan, babatiin natin si Liza. Congratulations, Liza. Ayan, kuya, binati mo ah. Hindi nga nakirami sa'yo. Ha? Tapos na yun. Can you just move on? Pero may wish lang ako. Sana naman sa mga susunod na interview ni Liza Soberano, iangat naman niya yung Philippine show business na nagbigay sa kanya nung ganyang kasikatan na may 18 million siyang subscribers, di ba? Kundi naman sa Philippine show business, hindi naman din niya ma-achieve yung ganyan. At hindi rin siguro siya mapapansin sa Hollywood, di ba? Kung wala siyang ganyang achievement. Sana nga, no, ganun, ano, na minsan marinig natin sa kanyang interview si Liza na iniaangat naman niya yung Philippine showbiz. Yes. Wala ka nang ibang sinabi, kuya. Inulit mo lang yung sinabi ni Mama Loy. Hindi, sine-check ko, baka natutulog ka. baka may replay din kami dito. Maaga pa, hapon pa lang. Yes ko. Sana nga, huwag natin kalimutan kung saan din tayo nang galing. Yes. Huwag natin kalimutan kung anong industriya ang nagbigay sa atin ng pangalan. Yes. Huwag natin kalimutan yung mga taong naging tulay, naging bahagi ng ating journey. Yes. Oo. Kumbaga, huwag mo naman kami ilaglag, Liza. Diba? Mahal ka pa rin naman namin dito sa Pilipinas Kumbaga, yung iba natin mga stars, paround sila pag nasa ibang bansa sila, na sumisigat sila, na binabandera nila. Sila ay Pilipino, di ba? Na sila ay nanggaling sa Pilipinas. Happy kami para sa'yo na sumisigat ka dyan sa Hollywood. Pero yun lang nga. Iba lang siguro dito sa atin, medyo nakakaramdam lang ng tampo. But parang hindi siya proud na kaisa niya kami? Parang ganun yung nangyayari. Pag naririnig natin na hindi medyo positibo yung mga sinasabi niya tungkol sa Pilipinas, di ba, Nay? Kuya, wala naman sabi. Wala na. Ikaw na ka-ideal vision ka lang na sa lamin. Ha? Kung ano na nang nakikita mo. Anyway, ayan. Ako actually, bigla ko naalala si Dolly De Leon. Ha? Bakit? Na super proud na siya ay isang Pilipina.
Yes! Oh, na siya ay talagang hanggang ngayon puring-puri sa Triangle of Sadness. Yes! Oh, Hollywood movie po ito, pero tingnan niyo naman, grabing proud Pinay si Dali De Leon. Wow! Kano all no, kuya? Proud Pinay! Ang dami niya pa sa ring. Ako na naman makukuha. Makakaloka ka. Pero I'm sure na yun, magkakaroon na ng iba pa mga proyekto yan si Miss Dali. Dahil nga, di ba? Biro mo, parang first venture lang yata niya ito, di ba? Na yung pelikula ito sa, ano, sa Hollywood. Yes. Pero ilang ano nominations tayo na tanggap niya. Na-nominate na siya. Oo, diba? correct. Talaga pag magaling talaga na, eh, walang way but up, di ba? Saludo ako sa iyo, Dali De Leon. Yes, we're also proud of you, Miss Dali. Salamat po. Yes. O, ito naman, kaabang-abang. Why? Ano tonight? O, ito na. From Love Team. Oh. Eh, magsasolo-solo. Oh. Diba may gagawin si Catherine Bernardo? Kasama si Dali De Leon. Oo, oh, oh, diba? Saan nga? Yun dun sa pelikulang ano, A Very Good Girl, directed by Peter San Vargas. Wow, direct. At ito naman, kaka-announce lang din recently yung gagawin naman ni Daniel Padilla. Ay, oo. Nang napagod si Kamatayan. Oh, at saka yung isa naman, yung kasama si John Arcilla na, yung The Guest. The Guest. Yes. Oh, oh, di ba ang bongga? Na isang psychological suspense thriller, wow, directed by Gerald Tao. Wow. Oh, di ba? Tapos yung nung napagod si Kamatayan na, Rita naman ni Ricky Lee. Oo. Oh, oh. Na sinabi nga ni Sir Ricky Lee na dati pa niya, nung tendero mo siya, sino gusto yung makatrabaho na, ano, na young actor natin. Ang nabanggit niya talaga dati daw, si Daniel Padilla. Ito na yung katupad. Parang, di ba? Oo, at directed by Dan Villegas. Yes, oo, diba? Naka-excited gawin yan ni Daniel, ano? Kasi parang iba sa kanya, imagine mo yung Kamatayan na pagod. Oo, di ba? Oo, di ba? Title pa lang, napu-curious ka na kung anong laman. At saka title pa nga lang daw na hindi na natuloy yung pitch. Sabi, wag na, wag tayo mag-usap, okay na ako. Gusto ko na yan. Title pa lang, ha. Hindi pa niya nalalaman yung kwento, di ba? So, congratulations kay Catherine at kay Daniel. Ngayong nagsosolo na sila. Oh, di ba? Okay, pwede naman pala. Sorry pa tayo. Money for me. Kaya naman pala, di ba? Oh, diba? Pag gusto ng puso, oh. Pag gusto mo yung katrabaho mo, oh. Pag gusto mo yung karir mo dito, yes. Mangyayari at mangyayari yung gusto mo. Oh. Ang daming paraan eh. Oh. Pag ayaw mo na ng kultura, ayaw mo na ng proseso dito, ayaw mo na ng industriya dito. Nung kalakaran. Dali-dali lang, kuya! Alam mo, alam ka pa naman, may picture kayo. Ikaw talaga, hindi, di ba? Siguro mas maganda na lang din na, oh nga, ano, ako pag-aalis ako, hindi na ako masasalita. Oo, di ba? Gagawin ko na lang yung gusto kong gawin para maging proud sa akin yung mga Pilipino. Okay. Sa akin lang yun naman yun. Ano? Mm-hmm. Yung magpakatotoo, walang problema. Mm-hmm. Kasi hangaan ka talaga kung magpapakatotoo ka. Pero dapat, pag nagpapakatotoo, nasa timing. Mm-hmm. Oo, diba? Hindi ko sinasabing mali. Pero diba, parang ano yan eh, ayaw mo maging plastic. Pero mas magandang maging polite ka naman. Parang gano'n. Ilan isa ba yan, kuya? Hindi gaga. Generally speaking, pag na, diba, pag kunwari, ayaw ko kay Loy, hindi yung iisabi ko siya gano'n kasi ayaw ko siya. Pwedeng polite lang ako, ha? Civil. That's being polite. Gano'n lang, diba? Hindi ka naging baskos. Kumbaga, sometimes you can speak your truth, but pwede na namang in a tactful way, di ba, Nay? At ito ha, ako, as OGDS, as the former manager of Liza Soberano, huwag na muna natin ukalkalin yung salitang utang na loob. Hindi po yan issue. Wala. Hindi, walang issue doon. Mm-hmm. Kasi kahit naman ako, may utang na loob din ako kay Liza. Mm-hmm. Si Liza din, depende sa kanya kung tatanawin din yan, di ba? Ganun mm-hmm. lang naman yan, nasa tao. Nasa buto po yan ng tao. Magyan ay yan at umiiral sa kanya at nandun talaga kahit paanong mangyari sa buhay niya ay hindi pa rin niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling, kung sino yung mga nakasama niya nung kasagsagan ng kanyang journey. So, wala akong issue sa akin ng utang na loob. Hindi kuya, sa akin issue. Ay naku.
And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ako yung mga manood po namin dyan, hindi pa namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe na po kayo. Dahil napakadali lang, i-click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay nyo po ang aming episode ngayon, pero kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Kaya pag hindi nyo kayo unang naman na-notify na meron kami yung latest update, at syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayo bagong vlog dyan. At syempre, thank you very much, Dr. Jessica D. of Ideal Vision for our eyewear. Salamat. And hello po kay Tita Geng ng Highland Valley Resort. Tito Julius, thank you po sa pagdalaw ng week ni Nanay. Pero galing pa sila ng bicycle na. Kaya maraming salamat. Salamat po. Ayan yung pag nagkaroon ako ng time na po, Tita Geng. Andiyan ako sa Highland Valley. Yes. Hindi ko kasama si Mrena. Hello mga ka-update! Nag-subscribe naman po ng aking YouTube channel! At Mrena po, M-R-E-N-A, at saka like and share na din po ng aking page. At Mrena po. Yes! At syempre pa, Oya, maraming salamat sa Loyong Restaurant na nakalimutan kong banggitin. Sila po yung nagpakain sa amin doon sa isang pananghalian ng wait ng nanay ko. Thank you so much! At syempre pa, aking panayam sa guwapo at beauty mayor ng Lucena City. Ay! Na lagi nababayran. Ay! Si Mayor Mark Alcala. Ay, guwapo. Ito po. So, ano pakiramdam? Lagi kang viral. Kasi viral na viral ka. Bilang, parang cutie mayor. Hindi naman mawala yung tito. Yung sasabihin nila, bata pa yan, kulang sa experience. Oh. Sa mga hindi nakakaalam, nagbalak mag-artista si Mark Alcala. Oo nga, ano? Nung pinapayak mo na ako, tito, hindi ako makaiyak. May panahon pa ba sa love life si Mayor Mark? Love life? Ha! Tumingin ka doon sa loob. Nakikita kayo, tsaka syempre, personalidad ka na din. Lalo na si... Ay, may name drop na! May name drop! Wala namang masama, tinesting ko lang. Tapos na-realize ko hindi pala para sa akin. Kaya nag-decide ka noon na wala, hindi na ako ulit. Hindi na ako ulit. Ang gwapo talaga. Oo, di ba? At syempre pa ang The Ohana, yes! Boracay Beach Resort. Oo, naku, dyan lang po kayo dapat magpunta. Pag Station 3, ang inyong choice. Gusto nyo medyo peaceful na side. Ay, naku po, dito po kayo sa Ohana at meron po silang promo. Naku, samantalahin nyo na po. Visit lang po yung www.ohana.com at pwede rin po kayo mag-book dyan para ma-avail nyo yung mga ongoing mga promos nila at saka mas mabilis na eh kasi ang daming payment schemes. Pati GCash, pwede ka na magbayad nun, di ba? Oo, Diyos ko, sobrang ano yan. Para rin kayo nag-abroad. Di ba? Oo, panalo yung Ohana. Ayan, at syempre pa, ang aming show, yes. Yes! Ang chika mo na, Dali Live! Live! June 23 po yung 8 p.m. sa Music Museum sa Green Hills. Ayan, yung mga ticket prices po, nandyan po, 5, 3, and 2,000. Yes! Ay, Diyos ko, wag po kayong manghinayang dahil yung pong kikitain ito ay mapupunta sa Kasusu Foundation, yes. Mga breast cancer patients namin at sa Dugong Alay Dugtong Buhay. Ito po yung parang small time Red Cross pero wala pong bayad ang dugo. Yes. Oo, diba? Huwag kayo na nga ilangan. So yun po yung mga beneficiaries niyan. Kaya nag-enjoy na kayo, nakatulong pa kayo sa inyong kapwa. Yes. Ayan. Siyempre kasama kami lahat dyan. Yes. At may mga guest singers po kami. Wow! June 23 po, kinakabahan ko si Mrena. Kinakabahan ko anong gagawin niya. No? Wala kang gagawin, kundi huwag kang pumunta. Yes! Wala kang gagawin. Sarap po. Ayan. Kung gusto niyo po magpa-reserve ng tickets, ayan po. Mag-email lamang po kayo. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papa O, sin Ogie Diaz na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin,
may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every blessing is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilip sa amin? Itchik ako na! Dali! Naku, siguro naman na yun. Meron nang naktak si Mariana ngayon. Ay, mamalay, bakit? Pakiramay niya ba, kuya? Ha? Pakiramay niya ba? Grabe yung ano mo, condition mo. Grabe naman yung condition. Diba, kuya, ang sabi ko, hindi ako magnanak-nak. Stel! Ha? Sama, tama na yan, okay na yun. Ay! Ay! Sarugat mo na, nak! Tama, ang buhay niya.